Hi, Plant Kids! This is Plant Tatay Barry at meron tayong isang kalgila-gilalas na balita. Alam nyo kung ano? Nagbakil pa. Anyway, yun nga. Ito nga yung bagong dating ko na isda. Kasi kasali po ako dito sa isang chat group na ang tawag po ay Fish Keepers. Puro tungkol sa isda naman ito, yung grupong ito. Pero, yun nga, dito makikita mo yung mga nagbebenta, or nag-offer, or nakikipag-swap, at namimigay. Okay, kasi halimbawa hindi na nila kaya, tapos ibibigay nila na lang nila yung fish. Ngayong araw na ito, well, may isang kahapon pa, kagabi, kausap ko siya. Ang pangalan niya po ay si Ryan. Napakabait po ni Ryan, kasi nga, imbis na ibenta niya yung isda, ipinamigay na lang niya kasi daw hindi na niya kaya. Nakita ko naman ang dami niya ng isda. Ang karamihan ng inaalagaan niya ngayon ay Oscar. Nagtutuwa siya at naaaliw siya sa mga Oscars ngayon. Ngayon, itong isdang to ay pinost niya. Sabi niya, for adoption daw. Pero meron ng mga ilang tao sumagot. Pero ako ang nakakuha. Okay? So, papakita ko sa inyo kung ano ito. So, during our conversation, ito po yung pinadala niyang video. Sa video ito, hindi niyo mapapansin kung gaano kalaki yung isda. Mukha siyang malaki dyan, pero kasi wala tayong reference kung gaano siya kalaki in inches or diameter. So, ito siya ngayon. So, andito na po siya sa 100 gallon na fish tank ko. Ito yung kalalagay ko pa lang sa kanya at nakikita nyo ang kanyang mga kasama. Kapwa Paku. Isa po siyang monster Paku. Okay, regular lang naman na Paku. Pero as you can see, makikita nyo, medyo may sugat-sugat yung kanyang uso. Tapos, hindi ko lang alam kung napansin nyo yung kanyang mata. So at this point, ayan, after siguro mga 2 hours na yan, naka-adjust na siya. Ayan yung anak ko at first time niyang nakita yung isda. So ito, after mga 3 hours na ito at nakaka-adjust na siya. Pero, hindi lang kita sa video, pero at a certain point, pinagtitripan siya ng mga janitor fish. Kaya at this point, naglagay ako ng maraming pagkain para hindi siya ang dikitan ng mga ng mga janitor fish. Nakakaalpas naman siya. Ayan yung mga janitor fish. Nung wala pa siya dyan sa aquarium na yan, hindi naman nila pinapakialaman yung mga isda na iba. Pero nung dumating itong aking bagong salta na monster fish, ayan, parang dikit sila ng dikit ngayon sa kanya. Hopefully, matigil yung kanilang pagdikit. And ito siya ngayon, ayan, after 4 hours na andyan na, masaya na siya. By the way, ito na nga, as you can see, pag magkalapit lang kami ngayon, technically, yung nakikita nyo, hindi po siya pandaraya. Talagang halos kasing laki na mukha ko yung isdang ito. Hindi pa siya pinapangalanan ng aking mga kids. Pero, malaki talaga niya. Ito yung kamay ko, oh. Tignan niyo, oh. Ito yung kamay ko pa lang at wala pa siya sa kalahati. Yung kamay ko, siguro mga 3 kamay ko ang laki niya. Ayan, para mas makita niyo yung gaano siya kalapad at kahaba. Ayan. Ang sabi sa akin nung ni Ryan, mga 14 to 16 inches ang haba. Tapos 10 to 12 inches ang fin to fin niya. Yung naman nose to tail yung length niya. So napakalaki talaga, no? So, actually, pangarap ko ito magkaroon ng ganitong isda. Pero, hindi ako bibili. Kaya nga ako bumili ng mga maliliit na ito.
Actually, nung binili ko yan, ganito lang yan. Tekto 25 pesos lang sila. Nung binili ko. Pero yun nga, napalak ko na. Pero, syempre, para makapagpalaki ka ng ganito, it will take time. Kaya nga, natuwa ako na merong namigay. At talagang ginawa ko ng paraan na makuha ko siya. So, ito na siya sa bahay ngayon. And yun nga, isa sa mga idol ko na nag-iisda, which is a guy from the US, si Paul Cofaro. Marami siyang ganito. At yung iba nito, napalaki niya sa kanyang pond, outdoor pond. Pero meron na siyang indoor pond ngayon na nandun din yung ganito niya. May albino rin siya na ganito. So eventually yun, target din natin magkaroon ng albino na tayo ang magpapalaki. And yun nga, meron naman tayong, at isa pa sa mga yung goal natin is maging makilala din tayo, hindi lang bilang pantatay, pero bilang mga adapt, parang nag-a-adapt ng mga fish, ng mga hindi na gusto or hindi na kayang alagaan ng mga previous owners nila, para tayo ang mag-alaga. Okay? Para tayo yung mag-care for them. Diba? So, yan. I hope nagustuhan niyo siya yung ating bagong part ng ating fish family dito sa bahay ni Plan Tatay. Okay? So, thank you very much for watching, Plan Kids. I hope you enjoyed this episode. Please do not forget to subscribe and share kung nagustuhan niyo itong episode na to. And always, 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 be happy. Okay? Bye-bye, Plan Kids!